How about if we look at it this way, Bishop Bacani? Wala pong mamimili ng boto, wala pong politiko na aaksaya ng milyon-milyong piso kung alam naman niya na ang lahat na tao ay itatanggi. Ha? Tatanggihan ang kanyang inaalok na pera. Nasa isang lipunan kung saan po yung mga mamamayan are civic-minded. Yung buong bopo ang paniniwala na kung gusto natin ng pagbago sa ating lipunan, dito po tayo mag-umbisa sa sarili natin. At itong pagbabago po ay talikuran natin. Let us turn our backs sa ganitong mga pagpapatakbo o takbo ng politika kung saan pera ang nangingibabaw. Ha? It is money that is the force behind the people's choices kung sino po ang mananalo, kung sino po ang mauupo sa iba't ibang mga pwesto. Parang nakikita po natin na talagang nag-aagawan itong mga kaparian, itong mga obispo na naliligaw sa kanilang wastong landas. Sa landas po na ayon sana sa mga itinuturo sa ng buhay ni Panginoong Hesus Kristo, itong mga obispong ito ay iba po. Umiiba po ang direksyon ng kanilang mga sinisermon, ng kanilang mga ipinapahayag sa mga Katoliko na naging sanhi ngayon ng sama ng loob, ng nakakawala ng gana, no? Nakakawala ng gana para sa marami. Katulad ko po, isa po akong Katoliko at hanggang ngayon, buo po ang aking paniniwala sa aking simbahan. Subalit, may mga ginagawa sila dyan na hindi ko po sinasang-ayunan. Yung aking yung aking faith in God ay hindi po nabawasan yan. Very strong po yan, no? At hindi ko po talagang maaring iiwan ang ating Panginoong Diyos. Kaya sumasakit din po ang aking loob na may nakikita po tayo ng katulad ni Archbishop Sock Villegas at itong si Bishop Emeritus Ted Bacani. Ha? Bakit po? Dahil sa kanyang pahayag noong the first day of November, ha? Ito po, no? Basahin natin, no? Both the politician and the voter are at fault in vote buying, but the politician committed the greater offense because he was the one who offered the reward to the voter. Yan, naku, palakpakan natin si Bishop Emeritus Ted Bacani. Tinulungan niya, pinagtatakpan niya, kino-cover up niya si Archbishop Sock Villegas. Na si Archbishop Sock Villegas naman, pinagtatakpan niya, tinulungan niya itong si Vice President Lenny Robredo. Kita nyo, may chain reaction. Tawag doon, ha? Chain reaction, sunod-sunod. Kasi kinailangan ni Villegas, tulungan si Lenny. Nung maraming bumatikos kay Villegas, tinulungan naman ito ni Bishop Emeritus Bacani. Mali po ang sinasabi mo, ha? Bishop Emeritus Ted Bacani. Parang sinasabi mo na hindi patas. Kung sa kasalanan, ay aba, habang sinasabi mo na pareho naman silang may kasalanan dito, pero mas mabigat, ayon sa iyong ituturo ngayon, yung kasalanan ng nagbibigay ng pera. Meron bang sinasabing degree of sin? Na kapag ikaw ay tumatanggap ng pera dahil sa pangangailangan mo, ay hindi kasing tulad ng bigat ng kasalanan ng nagbigay ng pera na politiko? Because Bishop Bacani, hindi po magbabago ang ating lipunan. Ang puso po ng bawat Katoliko ay hindi po mabibigyan ng mas ng kalakasan at tibay. The strength of character na sinasabi po, na tayo po ay doon po itinuturo sa nasundin ang mga ginawa po ng Panginoong Hesus Kristo. Yung kanyang buhay po ang magiging halimbawa natin. Ito po ang modelo natin.
Eh parang sinabi mo sa pagganyan, Bishop Bacani, Archbishop Villegas, na kung si Panginoong Hesukristo inilagay sa ganoong sitwasyon na dahil gutom siya sa tiyan at hindi po sa kanyang kaluluwa, hindi po sa kanyang espiritu, parang sinasabi niyo na kung si Hesukristo yon, maaari niyang tanggapin para lamang na yung pangangailangan niya sa araw na yon ay masasagot. Which is of course ridiculous. Which is of course outrageous. Nakakagalit na isipin yan. Pero yan po ang itinuturo ninyo. Nakakalimutan nyo na ang inyong misyon, ang inyong pakay sa mundong ito, the reason why kayo po ay nakasuot ng mga vestments na tinatawag ng isang obispo, ng isang pare, ay para po na parang shepherds ka kayo, di ba? Tawag sa inyo, shepherds. Kayo po ang magtuturo ng mga wastong kaugalian, mga wastong paniniwala, lalo na po pagdating sa espiritual na pangangailangan ng bawat tao. Katoliko man, Protestante man, Muslim man, pare-pareho po, magkaiba lang po ang mga pamaraan ng ating pagpapakita, no? Yung ating pagpapakita ng ating religious beliefs. Nasa procedures po tayo nagkakaiba. Ah? Kung ano po ang mga pamaraan ng bawat simbahan, yun na po yung pagkakaiba. But if you look at it, lahat po, Muslim ka man, Buddhist ka man, Taoist ka man, no? Katoliko ka man, Protestant ka man, ang sa Protestant, di ba, ang daming mga denominations dyan. Pero there is a common denominator at yan po ang paniniwala po na there is one God. At that one God, ang kanyang mga itinuturo po, ito po ang dapat sikapin natin. Na ito po ang yayakapin natin. These are what we will embrace in our lives. Tingnan nyo, parang pastor na rin ako. Pero yan po, dahil buo po paniniwala ko, yun po talaga na lumaki po ako na naniwala na itong ating buhay po ay inihalad natin in service of God through Jesus Christ. At there is no better way na maipakita po natin sa Panginoong Diyos na tayo po ay sumusunod sa Kanya kaysa sa pagsunod sa mga itinuturo ni Panginoong Hesukristo. And yet here comes Archbishop Villegas, Bishop Emeritus Bacani, sasabihin na hindi, pareho naman kayo may kasalanan. Pero yung politiko na namimigay ng pera ay mas mabigat ang kasalanan. Pero ikaw, hindi ka pa rin ligtas. Eh anong klase ba yun? Yung tumatanggap ba ng pera sa bilang suhol sa eleksyon ay kung pagdating po sa judgment day merong hantungan, merong bang iba't ibang level ang impyerno kasi kasalanan eh, ha? Yung politiko ba na nagbibili o namimili ng boto ay nasa second basement to habang yung tumatanggap lang ng pera upang bilang suhol, nasa basement 1? Ganun ba yun? Ha? Bishop Bacani, Archbishop Villegas? Eh pareho! Wala pong pagkakaiba at uulitin ko lang po, wala pong bibili ng buto kapag wasto po ang itinuturo ng katulad ni Archbishop Villegas, ni Bishop Bacani, na bawat Katoliko po ay dapat magpalakas ng ating sarili, ng ating integrity, ng ating character, na ito ay dapat ihalintulad. We should be modeled. We should be modeled. Our lives should be modeled after the life of Jesus Christ. Yun po kasimple. Hindi po komplikado yan, Archbishop Villegas. Hindi po komplikado yan, Bishop Bacani. Ang problema ngayon, kasi gusto nyong makisawsaw palagi sa politika. At yan po ay dahil nagbibigay kayo ng pabor. Tinutulungan ninyo ang mga dilawan, ang Liberal Party na naging mabait sa inyo,
dahil naging kaibigan ninyo mula pa noon yung Yumaong Cory Aquino, naging malapit sa inyo itong si Noynoy Aquino. Yung mga madre, naging malapit sa NPA. Uy, may mga larawan tayo na nakikita na ang mga madre, aba, nakikipag-selfie pa doon sa kamamatay lang na NPA spokesman dyan sa may bukid noon. Tingnan nyo kung anong mga klaseng mga itinuturo ang mga ehempol, mga example, mga halimbawa na ibinibigay, masamang halimbawa na ibinibigay po ng mga madre at mga pare.